Isang batang atleta binawi ng buhay bago pa man makapaglaro ng volleyball sa Regional Athletic Meet sa Davao Region. Alamin ang dahilan ng kanyang pagkamatay sa report na ito. Umarangkada ng Davao Regional Athletic Association Meet o DAVRA 2019 sa Davao City, pero ang target na medalya hindi na maiuwi ng isang atleta at hindi basta dahil sa pagkatalo. Bangkay ng nauwi sa Davao Oriental ang volleyball player na si Hadia Eronico, 12 anyos. Base sa pagsisiyasat bago pa man ang laro, pabalik-balik na raw ang lagnat at inuubo na si Eronico. Dahil dyan, hindi siya pinahintulutang makapaglaro. Hanggang sa lumala ito at kahapon nga, isinugod na siya sa Southern Philippines Medical Center. Sinubukang i-revive ng mga doktor si Eronico, pero hindi na siya naisalba pa. Ang kanyang ikinamatay, multiple organ failure dahil sa pneumonia secondary to severe dengue. DepEd Regional Office headed by our Regional Director, Attorney Alberto Escobarte, is saddened with this incident and we are really trying our best to dig information so that we can appropriately respond. Kung masama na ang pakiramdam ni Eronico bago ang DAVRA, bakit siya pinayagang makabiyahe hanggang Davao City? Yan ang iniimbestigahan ngayon ng DepEd Davao Region. Gitang ng Davao City Health Office, hindi sa lungsod nila nakuha ang dengue na tumama sa batang atleta. Ang history niya, meron siyang fever papunta dito. Tapos hindi naman siya na-report. Kung meron kang fever or meron kang nararamdaman, unfit ka for the athletic meet. Gayunman, para makasiguro, nag-fogging sa mga classroom sa eskwelahan kung saan nanatili ang mga delegado para sa DAVRA 2019. Sinuri rin ng mga doktor ang iba pang mga atletang nilalagnat. Isinailalim sila sa dengue rapid diagnostic examination. Meron kaming out of 10, 5 ang may UTI, 5 ang may viral infection, flu. So alam mo natin na maraming flu ngayon. So at saka yung rainy season, so na-exposure mga bata. Nagpakalat na rin ang team na tututok sa kalusugan ng mga atleta. Nangako rin ng tulong ang local government unit ng Davao City sa mga atletang na ospital. James Agustin, GMA News.